May mga mag-asawang may problema sa buhay. Pag mali ang nangyari, lagi na lang nagsisisihan. Bakit di pairalin ang pag-ibig na tunay? Ano man ang sabihin, ang dapat ay walang sisihan. Mabiligaya man o ligali, tayo ay kapwa magsisihan. Sa sandali ng pag-ibig, ang dibdibi ay sumpang ating tinangi. Sa ating pagsasama, huwag nating kalimutan. Sino man lang may sana, ang dapat ay walang sisihan. Magbigaya man o ligali, tayo ay kapwa magbibigay. Sa sandali ng pag-ibig, isang dibdibi ay sumpang ating tinampi. Sa ating pagsasama, huwag nating kalimutan. Sino man ang may sala, ang dapat ay walang sisihan. Ang dapat ay walang sisihan. Ang dapat ay walang sisihan. Bukas yung pinto, tuloy kayo, ma. Ano ba yung narinig kong tugtog kanina, Rudy? Ayun, kanina ko sa'yo tugtog yun eh. Eh, rock and roll, narinig ko kanina. Ah, baka huli sa kapitbahay. Mahuli ka sa kusina. Mahuli ka na. Oo, sumunod na po. Oo, sumunod ka na, ha? Ayoko nang marinig muli yan, tugtog na rock and roll yan. Hindi naman. Susunogin ko lahat yan. Susunogin natin. Tayo na. Oh, ayan. Sama-sama.
Ano mo, Beto? Hindi mo kilala ang Custodio Sister? Hindi mo eh. Sino mo ba sila? Number one stars lang sila ng Clover Theater, Rudy. Ah, sa Clover ba? Eh, hindi pa ako nakakapanaw dun eh. Bueno, nabalitaan kong wala pa palang humahawak sa advertising ng Clover. Kaya pumunta ka ngayon doon para makuha natin ang kontrata. Arigato mo. Mas magaling kayo eh. Mamaya ang gabi mapuntaan ng makita mo tuloy kung anong klase ang kanilang palabas. Makatutulong yan sa paggawa mo ng presentation. Yes, sir. Ewan ko. Hindi pa ako sinasabi ni Mr. Mercado eh. Susunod na lang ako sa recital. Sumpahala ito. Pagkakasalagtala ka? Oo. Sandali lang naman ko siguro yun eh. Okay. Bye, ma. Tama na yung kwentuhan bukas na, ha? Matulog na kayong dalawa sa ating gabi na. Nani, sige na nga po ako kayong Jessie. Jessie!
Kristiyano. Ay, ako. Sa mga tama. Hangin lang ako. Ba, eh, bakit hindi ka dito na neto magpangin? Eh, mas malamig ang simoy na hangin dito eh. Sige, good night, ha? Oh, good night. Ah, Remy, saan kayo pupunta? Uuwi na. Eh, ihatid ko na kayo, ha? Ha? Kala ko na, tatangangin ka. Ah, tapos na eh. No? Ito at, giniginaw na ako eh. Nag-jacket na ako. Halina kayo, Remy? Ha? Remy? Mary? Sige, ha? Dito na. Sorry ah. Ganda ng tanawin dito ah. Ito Remy? Oo. Nabusog ka ba kanina? Oo. Sige, dito muna kayo ah. O, saan ako pupunta? Dito lang. Kaya dito ako kapiliwan dito. Ay! 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 Ako ala ko nahulog ka na eh. Wala na sila kita, baka mga gulas ulit. Sinang sabi mo? Nay, hindi. Doon ang bahala kay Remy, ha? Oo, huwag kayo mag-alala. Hindi, sana kayo maaga. Bayan nyo, maaga kami uuwi. Anong umaga? Ay, maaga ko. Okay, hindi na. Okay, ingat kayo. Okay, bye. Tutuloy natin yung binabalak mo. Baka hindi pumayag ang mama mo eh. Bakit? Bakit hindi? Pag sinabi ko sa kanyang mahal na mahal kita, hindi makatatanggi sa akin yun. Pero natatakot ako. Hindi mo palang kasi nakikilala mama eh. Pag nakilala mo siya, tihong magkakasundo kayo agad. At siguradong papayag yun. Hindi ako maaaring pumayag ulit. Hindi, hindi. Pero mama, hindi pa naman hindi nakikilala si Remy eh. At saka si Aling Sayong. Hindi ko pala yung niloloko mo lang pala ako sa mga kawan. Niloloko? Sasabihin mo nagtatrabaho pa yung pala nakikipagtagpo ka lang sa budabilis sa yun? Huwag namang ganyan ang tawag ninyo sa kanya, mama. Ah, basta alam ko kaya pag gusto nung dahil ko yaman natin. Hindi ang papayag. Nagkakamali kayo. Hindi alam ni Remy. Hindi ang papayag. Tako! Mura? Pagkakaraman tayo ng bisita? Ay, ito, bina! Ano ba nangyari? Ha? Eh, doon mo lang sa aming mga kamay ko. Ano nangyari sa'yo, Remy? Kanina ka pabaktas ng baktas. Dapat na kayo magpapatid sa sarang na baka mamaharan niya. Ang sagad. Parang mag-sisi ko rin siya. Makasama mo, Lisa. Alam ko naman eh. Huwag ka matalala, hindi akong kitingin sa nanay. Umaray sa akin si Lili. Silak na lang, ha? Talaga, umaray ka pa akin, Lili. Ano na nila? Iniiba
tayo lamang muna namin yung aming bagong routine. Oo. Marami na yun. A 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6. Paano pa nga yung susunod? Ano rin eh? Mere, hindi pa kayo ba? Tulad lang kami na. Sige ha. Mere, alam mo nga rin mo? Oo. Kaya ang sasabihin ko na lamang sa inyo na pagkaroon natin sa labas na bigla ka na lang nila na. Bigla ka na lang sa inyo na lang. Salamat. Rudy, ikaw na bahala sa kapatid ko. Nakamama ka din ako. I promise. Remy, bakit para kang alanganin? Naalala ko lang ang nanay mo. Bueno. Ayaw mo na ba ituloy? Saan ba tayo pupunta muna? Magpapakasal muna tayo. Nareglo ko na yung lahat kanina. Tatawa na si Sian, ha? Sian. Yan ang bahay na pinupuntahan ng senyorito mo? Opo, nahihatid ko na po ang senyorito minsan dito eh. Huwag na ho kayong umiyak, inay. Talaga hong ganyan, wala na ho tayong magagawa. Pero, ang ipinagdaramdam ko, bakit hindi man lamang nagtapat sa akin ang bata niya? Saan yung ginagawa na ko? Tinatanong ko kayo, saan yung tinago si Rudy? Aba, eh, sino ba kayo? Basta papasok na lamang kayo, tsuka na po sinisigaw dito. Sa inay? Sino hong mama ni Rudy? Ako nga, saan yung tinago anak ko? Ako ang dapat magtanong sa inyo, saan ninyo dinala si Remy? Ha! Kung gano'n ang tanong yung dalawa, hindi ako papayag, lalong hindi ako pa-conforme. At lalo naman ako hindi ko conforme. Ibang-iba yata ang pangarap ko dito para kay Rudy. Magaling kung gano'n. Oras na dumating yung dalawa, iuwiin ninyo inyong anak at akin naman si Remy. Inay? Rudy? Mama. Inay? Remy, bakit hindi ginawa yan? Ako mo may kasalanan namin kayo. Inay pala. Mama. Mahal na mahal ko si Remy. Katabi ko kami sinasal. Bueno, nariyan na rin lang yan na itong hihiling ko. Doon kayo titira sa atin. At kung maaari, kalimutan ng tuloy ni Remy ang pag-aartista.
kanina ka pa hindi mapakalis yan. Tatayo ka, uupo, lalakad. Ano ka ba? Kaya kakain po ito walang ginagawa eh. Aba, ano nga pala nangyari sa lakad mo kahapon? Wala pa rin ako makuha sa partner na kapalit ni Remy eh. Kung lamang naman ang inaalala mo, hindi na bali. Kahit na hindi ka lumabas sa stage, mabukuloy din naman tayo. Awa naman ang disin, may nagpapasahin pa sa akin. Dan? Oh. Ano yung doon pala ni Remy? Ayun ka pa. Baka nasa hanin mo pa. Hindi naman daw yung naghanin mo eh, dahil napakaraming trabaho na rin dito sa sinya. Ah, ganun ba? Kawawa mo ng si Remy, minay. Bakit naman magiging kawawa? Ang naalala ko lamang, eh, hindi marino mong trabaho ng kapatid mo. Yan nga ako eh. Doon pa siya nakatira sa biyana niya sa Slada. Baka nga magsalita ng ganyan. Kahit na ganun may kataasa magsalita yung kanyang biyana, may palagay ako magkakasimbro sila. Sana naman makalipat na sila ng bagong bahay na madalas natin silang madalaw, inay. Sana nga. Balak na magsarili tayo ng bahay, ah. Bakit? Bakit? Ano ka ba naman? Harap pala ko na lamang dito tayo sa season sa mama mo? Hindi naman. Pero isang linggo pa lang naman tayo rito, eh. Eh, bakit ba? Parang ayaw sa akin na mama mo, eh. Ba't ka nagsalita ng gano'n? Ano ba't pinakita niya sa'yo? Wala nga rin sa pinakita sa akin. Sinabi ko niya ito sa pinakita. Pero naman sa akin din natin dito. Umay, ipang hindi ka gusto nino next week na trip ka? Please, sa'yo. Ito mo ba? Nadali naman pa ka samahan na mamaya. Basta tumulong ka lang sa mga gawa niya rito sa bahay. Mamahali ka nun. Talaga naman ako tumutulong. Sige mo kaya hindi nga ako dito dahil hindi ako pa uwi na. Alis mo ka, isip mo yan. At awa na kita eh, maaari bang hindi ka mahali nun. Ito pa, lagay mo. Siya nga pala. Sa makalawa, birthday ng mama. Yan, sabihin mo kay Mary na kundi dyan niya yung mga kasama niya sa clover. At susurpress sa akin, natin ng mama. Sa akin lang ayaw na ayaw ng anong mama eh. Huwag dadala ka pati ko ng taga-clover. Akong bahala sa mama. Kunting lang isla yun. Siyang halik dito, siyang halik doon. Ariglado ng lahat. Aba, Rudy, ano ba yan? Mama! Ganda magawa. Tanghali na! Baka mapalit sa trabaho ng asawang mo rin, eh. Kung ganyan ka lang ganyan. Maghanda na arusal. Oo, ma. Pakita mo na, Rudy. Naibig ko sabihin. O sige, sundan mo na siya rin sa komedor. Tumuha na siya. Lakad na! Lakad na, sabi. Sige na. Oo, ma. Tatila, o ano ang tubo ko pa yan? Tapanin ang mga ng sinirito mo. O, handa naman lahat. Opo. Hindi ang mga baso, lagyan na ng tubig. Ma? Ako na mag-aahan, ma? Huwag na, tapos na. Si Rudy, kasunod ko na ako. O, tapos sila kunin ang kape. Ako, wala ko sila nakabayan. Ma? O, iho, hindi ko matapanin yan. Hindi, ho, maaga pa naman eh. Ay. Pakita
Ay, yep. Ay, Jeep, bakit tumadang na kami sa Minister Mercado sa isa sa? Ah, thank you. Ay, Jeep. Good morning, boss. O, Rudy, bakit nga ka lang? May sikaso mo ako sa bahay. Ang mga pukas may pag-usapan tayong publicity campaign na kailangang mayari kagad. Dito, ano palagay mo dito sa layout na ito? Tama na ba yan? Ang kulay mo may detrente. Pwede natin pangunin ito. Grant Advertising Mall. Hello? Sino ito? Sino ba ibig niyo makausap? Si Rudy. I'm his wife. He's my husband. Ako asawa niya. Oh, I'm sorry, Miss Sandor. Gusto ko makausap ang asawa ko, pwede ba? Sandali lang ako. Oh, Lucy, pakikonnect mo nga ito sa office ni Mr. Mercado. Sa palagay ko mapadala lang kay Mr. Rick ito at palitan itong kulay na yan, ay tama na yan. Oo, at ipalilinis yung cut-out. Kaala nung kaputin. Hello. Honey. Hello, honey. Honey? Hindi ba ito si Mr. San Victore? Hindi. Pues bakit ka sa nagpusagot dyan? Bigyan mo nga si Rudy. Rudy, sa'yo pala ito eh. Ah, sa'kin ko ba? Oo. Thank you. Hello? Honey? Ikaw na ba yan, honey? Nariyan ka ba? Oo, honey. Rudy? Rudy, mayroon ba ako? Ha? Oo. Bakit mo yung tinatanong? Mahal mo rin ba ako kahit na nangyari yung kanina sa almasal? Siyempre naman. Ani, mamaya na kita tatawagan. Marami kaming ginagawa ng Mr. Mercado ngayon eh. Ayan, di mo na ako mahal. Ayaw mo na ako makausap. Hindi sa ganun. Mamaya na, Ani. Pag-uwi ko. Mainit, boss. Boss, kung talaga mahal mo ako, sabihin mo, I love you. Okay, okay. I love you. Kiss mo na. Ha? Ngayon na? Oo, gusto ko ngayon na. Pagpasti mo, binigyan ang kiss ngayon. Pag-uwi mo mamaya ng bahay, mag-aaway tayo, sige. Oo na. Oo, sige. Bye. Pwede na siguro tayong magpatuloy ng trabaho ngayon, ano? Yes, honey. Ah, oo. Oh, boss. Sorry, boss, na pala ko kayo. Nay? Nay! Mary! Mary? Mary! Malimit ko lang ipangarap sa'yo. Matuto ko magsawas. Ano yan?
Hindi naman nung siya na ako sa eh. Para lang nakahalata ako, ayaw niya sa akin na yun. Presente ah, niya na mga dyanan. Alam mo rin eh, ang gawin mo mag-asawa hindi biro. Hindi lang katulad ng kanil isusubo, iluluwa kung mapasok. Hindi naman si Rudy, gusto ko ito ba? Hindi naman si Rudy, sa akin na yun. Ay, hindi nyo! Hindi naman po. Ang bata ito, oo? Nay! Nay! Ayaw na siya! Ayaw na si Jerry! Jerry! Uy! Ay! Ako, buwit na dalaw ka! Oo! Uy, may nakuha ka ng kapareha? Kira ko lang. Nay, Domi ho. Domi, hindi ko. Hello. Kayo pala ang kakapareha. Uy! Siya nga pala! Kaya ako natusunod dito. Kasi sabi ni Rudy, imbitahin ko lang kayo. At saka yung ibang kasamahan natin sa closet para sa birthday ng mama niya sa makalawa. Pupunta pa ba kami doon? Oo, ayoko nga eh. Si Rudy, nagpupumilos eh. Sige na naman oh. Gusto daw yung bigyan ng surprise yung mama niya eh. Sige. Ha? Oo, sige. Eh, kaya nang labas niyo? So, Eben. Ah, ayos na. Meron siya na ba kayo? Mapa nga eh. Mami, mapa ba kayo mag-review? Mag-rehearse na kayo ngayon na makita ko naman oh. Tagal-tagal ko lang hindi nakakakita ng ano eh. Sorry na, sorry pa. Sige. Okay, Dali? Ah, sige ha? Okay, okay. Sige ha? Oh, bada. Talaga hindi nagbabago. Sino sa tutol? Dali, ano na siya? Okay, Dali. Yung ano? Ano ba ang kakanta natin? You, Dali. Hihihi! Yung pa may old. Too old. Yan. You too old to cut the knot, sir? That's right. Oh, sige. Too old, he's too old, got the mustard anymore. He's getting too old, he's dug and too old, he's too old, got the mustard anymore. When I was young at Luxembourg, I jit around and I need no help. Since I'm getting old and gray, people look at me and say, too old, he's too old, got the mustard anymore. He's getting too old, he's dug and too old, he's too old, got the mustard anymore. I used to jump just like a deer, now I need new London gear. Used to jump a picket fence, now I'm lucky for jumping inch. Too old, he's too old, got the mustard anymore. He's getting too old, he's dug and too old, he's too old, got the mustard anymore. Yo-dee-do-lay, yo-lay-dee. Had a party boy golf with a stick. Now they say it would make me sick. Alang-alang sa karawan ng aking minamahal na mama ay napagkasunduan namin mag-asawa. Nahandugan siya ng surprise number na buhay pa sa Clover Theater! Mama? Ready, maestro? I'm so blue, oh what 5'2" can do. Has anybody seen my girl? Turns up nose, turns down holes, lust for yes sir, one of those. Has anybody seen my girl? Now if you're running to 5'2", cover with fur, diamond ring and all those things, bet your life this isn't her. Gucci love, Gucci good, Gucci
chico, 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 has anybody seen my girl? She comes up to bust me when I'm gone. Oh, honey, so friendship is my mom. And honey, if you can say anything real nice, it's better not to talk at all, you're my advice. If watching you go your way, I go mine. It's best to listen. Here's a tip, I hope that this ring is not so rock to you. Make no difference how I carry on. Oh, honey, please don't talk about me when I'm gone. Has anybody seen my girl? Turn the phone, lover, yes sir, one of those. Has anybody seen my girl? Yan ang dahilan kung bakit itinatawag kita ngayon, Rudy. Dahilan sa pagiging bakante ng pwesto ng Assistant General Manager. Ang ibig ba ninyo sabihin eh, gagawin ninyo akong Assistant General Manager? Dalawa kayong pinagpipilihan ko. Ang isa ay si Santos. Nakausap ko na rin siya at alam niyang inoobserba kong lahat ng kanyang trabaho. Mr. Mercado, kahit na hindi ko ako maging Assistant General Manager, ayaarin ko pa rin isang karangalan. Ang ako'y maisipan ninyo para sa pwestong yan. Mas gusto kong ikaw ang malagay sa pwestong yan. Isang bagay lamang ang umibigil sa akin. Ano ba yun? Ibig ko munang mapilala ng isis ko. Sapagkat na ipatakaran ako sa buhay, na ikapagtatagumpay yung ikanulubog ng bawat isa sa atin, ay depende sa klase ng kanyang asawa. Ano mo ang ibig niyo sabihin? Ito eh, sabi natin lamang. Nakilala ko ng misis ni Santos. At hindi ko na gusto. Bakit o? Mukhang dalaw kami. Ah! Natensya ko magugustuhan niyo si Remy. Eh, gusto mo ba niyong isama ko siya rito? Mas mabuti yung ako nang pumunta sa inyo. Maaaring ba ako ngayon magkapuna sa inyo, Mami Tobi? Of course! It's a pleasure! Masisiyahan niya si Remy. Eh, yun lang ko ba, boy? Oo. Alis na ko muna ko. At dito daw siya kakain mamaya ang gabi. Hindi ba nakasutuwa yun, honey? Gagawin ka niya, assistant? At depende yung kumagustuhan niya ang pamilya ko. Kaya, nasa yung pag-asa ko. Ay, ma, halika kayo. May magandang balita. Ano yung pinakaya ng pag-asa? Malapit-lapit na ho kumatay sa opisina namin. Oh, natural naman. Atrasado pa nga yun eh. Pero ano yung ikaw mo yung nakirem yung pag-asa? Alam niyo, mamaya ang gabi dito kakain ng boss ko para makilala si Remy. At yung pag nakilala itong misis ko, eh, bull siya. Tama naman. Pwesa importante, makapagluto tayo ng pagkain na gusto ng boss mo. Yan ang tama, ma. Ika, ano nga bang mabuting lutuin? Relleno? Imbutido? Morpon? Kamaran, nagustuhan ko naman? Naku, masasarap yan, ma. Darcina! Ipahanda ang kami ng kotse at sa mga malayki tayo. Marco, sasama na ako sa inyo para... wag na. Kaya na natin kasi na yun. Ma, babalik na muna ako sa opisina, ha? Sige, Ani, ha? Siya nga pala. Mag-bihis ka na maganda mami ang gabi, ha? Para lalong ma-insert natin yung boss ko. Sige. Sige, ha? Teka. Sige pala. Bye! Mga ang nga pala ang tungkol sa date namin ng miss ko mamayang gabi. Sorry ah, hindi ako makapunta sa inyo. Ah, ganun ba? Eh, akala ko pa naman eh, bakit kilala na ninyo si Remy? Mabuti pa kaya, ngayon tayo pumunta. Ma, ngayon na. Eh, hindi pa muna kami luto sa bahay eh. Inaasahan kayo mamayang hapunan. Oo, hindi importante yung pagkain. Ang mas malaga makilala kong miss mo. Sige na, tayo na. Marami akong ginagawa eh. Oo, hindi na bali ang bukas niya. O, sige o, kaya bahala. Okay, tayo na.
Tulog ako, bilhin mo ito. Ali! Ali! Nandito na kami! Assistant manager na ako. Kailan pa yun? Aba, ang sabi sa akin yung Mr. Mercado. Yung dahilan, Rudy, kung beto ko nagpunta rito. Hindi ko masabi ito sa'yo sa bahay. Hindi ko gusto marinig niya. Ano yun, mama? Sa palagay ko, hanggat si Rene yung asawa, talagang hindi ka maaasyan sa dito sa inyo. Bakit kayo nagsalita ng ganyan? Tatanong mo pa. Yun na lang pangyayari sa kay Kapon. Eh, aksidente lang naman yun, Mar. Kaya aksidente, kaya hindi. Yan nakahadlang sa asenso mo. Aminin mo na. Aba, hindi. Ano bang hindi? Doon napatunayan na talaga hindi bagay sa isang budabilista. Mama. Talaga namang sama-sama na loob ko ng mga pangasawang si Renia. Pinabayaan lang kita dahil ibig kong sanggin lahat ang hilig mo. Eh, ano bang ibig niyong gawin ko? Hiwalayan ko si Rene. Madali mo ma-arreglo yan ah. Marami tayong kaibigan magagaling na. Ano daw sila yung sasabihin niyo? Pura pa naman dito ako eh. Sinunod ko na lahat ang utos niya sa akin. Pero sa bagay na ito eh. Ma, hindi ba nila hindi na ibig kong sabihin? Mahal na mahal ko si Rene. Hindi ka naman dating ganyan. Ay, sigawan mo na ako ngayon. Nabigla lamang ho ako. Hindi ko ho sinasadya. Bakit pagmamahal mo sa akin? Tumawala na dahil sa Remy niya. Bae, kung talagang hindi niyo makasundo si Remy sa bahay, eh maaari mo kami humanap ng apartment. Huwag mo ako nag-iisa. Huwag hindi. Ano ba? Bakit natin? Sa kiyakin? Nakapagamang sa kina ni Rudy. Siya ako! Maayos naman ako sa kina niya eh.
Remy? Ha? Napunta ka na ba roon? Hindi pa. Mamasyal ka minsan. Magagandaan ka. Lalong-lalo sa kanyang sekretary. Sabi na ha? Maganda ka po ang kanyang sekretary. Kaya pala natin nag-o-over tayo ng anak ko eh. Talagang may atraksyon sa kanyang niya. Talagang may pagmamanakan. Ay, mo na sa Kulain mo ba naman? Ang gusto pa yata mangyari ng diyan ako eh, pag silosin ako. Imagine! Talagang impacto. Aling impacto? Yung diyan ang kong babae, Nay. Talagang impacto, Inay. Bakit naman ganyan? Baka naman hindi ka marunong makisama doon sa biyanan mo, Remy. Ako ba naman na hindi marunong makisama, Sus Mariose? Okay, Remy. Ikwento mo nga sa ina yung tungkol sa pagluto mo ng cake. Nang siya ba't masinsan? Nay, nagluto ako ng cake. Masunog! Oo, no? Oo. Tapos. Bata ko, teka isang dali, may natin siya. Tapos ko ila. Kasi ang hindi mo. Atay na nga. Tara. Oh, ano siyang ginagawa niya dyan? Masipat na kasi muna kita sinahin ko eh. Crazy pala ako nagmana. Oo. Eh no, makapaghihintay ba kayo? Masasayang akong panibago. Aba, hindi na ho. Mahuhuli ko ako. Second number niyo ako eh. Kaya sa clover na ako pakain. Eh, ikaw rin eh. Aba, hindi ho. Kakain yun, Nay. Uuwi ng tanghalian si Rudy eh. Sumakay ka na sa akin. Daanan natin si Rudy sa kanyang opisina. Tapos, bababa kami namin sa clover. Sige. Bye, Nay. Sige, Nay. At tuloy na kami. Bye. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Naku, nanay naman, wala nang sinasabi. Kundi pa natin mag-iingat. Kaya nga, baka hindi natin ang gusto lang. Bye-bye, nanay! Huwag kang umiyak, Abe. Talagang ganyan lang ang galing ng boss natin. Masyado naman siya. Dahil pa niya, Abe. Mag-iingat siya na ako. Huwag mo intindihin yun, Abe. Bali, Jack. Okay, makinilya mo nga ito, ha? Sige, nila dyan. Okay, saan ba na nangyayari dito? Napagalitan mo ni Mr. Mercado, eh. Ayan, gusto niya mag-resign. Ha? Boss, okay. Kaya talagang ganun si Boss, eh. Kumisan eh, pabigla-bigla lang talaga yun. Sir, sandi ka, Res. Ano mo yung kape? Ay! Boss, gusto ko kayong mga sa sandali. Sa iyo, kwarto. Ha? Kailangan ko ang tulong mo, Rudy. Sano? Alam mo, kaninang umaga, nakagalit lang kasi Miss Castillo dahil lang nabuhusan niya ako ng tubig. Gusto rin mag-design. Totoo ba yun? Ah, oo. Ang sabi nga... Ah, oo. Sinabi nga ako sa akin kanina eh. Eh, nasaktan daw sa mga sinabi niyo. Nabigla nga ako eh. Hindi ko akalaing masyadong maramdaling palaya pa kaya. Makakabuti pa naman sa ating... Pagkikiyada. At efficient pa ako. Lita at masipag. Kaya nga ayaw ko siyang magtigitin. Pero hindi naman maging ako humingi ng tawad sapagkat ako ang amo rito. Kaya naman gusto niyong gawin ko. Sa pagkakito ay sa'yo lang makikinig yung bata yan. Kaya kung busy mo mabuti, na ako siyang magtigay. Itinan ko mo magagawa ko. Eh, itong pag-gasto. Hindi tayo mong mananghali ngayon. Papa? Pero, boss, hinintayin nga pala ako ng misis ko sa bahay sa pananghalian eh. Trabaho itong inutos ko sa'yo, Rudy, public relations. Ano ba, may gabi ka na kumain sa inyo? Yes, sir. Kung busy mo mabuti at kahinahinayan, pag yan ay nakaalis dito. Okay, mag-alala. Ako ang mag-alala. Olivia, ano yung ginagawa mo, ha? Nagkakasindig niya siya ang bakal. Naku, ang init ng ulo nito. Huwag mo intindihin niyo ang pagbigla-bigla lang talagang boss. Eh, kung man, eh, nakakagalitan nun, eh. Pero hindi ko pinapansin. Hindi naman marunong mo magtanin yun, eh. Oh, alas 12 na pala, eh. Mamaya mo natapusin niya. Kumain na tayo. Ha? Kumain tayo sa labas, ha? Oh, ano? Huwag mo intindihin niyo. Talagang ganun ang mga kapre. Oh, sorry ka. Thank you.
pasyensya na. Eh, ang dami yung trabaho sa opisina eh. Saan yung si Rebe? Ang kwarto niyo. Sandali lang, ma. Yuhu! Honey! Honey! Dali dito na, no? Yuhu! Honey! Dali dito na ang sida! Sida! Yuhu! Honey! Honey! Hello, Honey Pie! Goodbye! Alam ko na yung buhay! Alam ko na yung buhay! Alam ko na yung buhay! Bakit? Nakita mo ba kami? Oo. Oh, yung kasama namin ni Mary eh. Eh bakit hindi mo ako tinawag? Di sana na ipakilala ko sa kanya pinakamaganda kong baby sa buong mundo. Sana. Eh? Ang maganda yung sekretary mo, di ba? Eh, eto. Bakit ang para sa akin, wala nang pinakamaganda kong baby sa ikaw. Baliwala sila lang sa akin. Oo, oh, talaga. Yan! Yan na! Wala na siya! Abinan siya mo! Masabihan sa akin siya nagselo? Oo! Talaga akala ko ituloy na kami magkakahiwalay eh. Bakit ka ba sinunis mo? Ba hindi naman. Pero kung magkakahiwalay kami, iwanan niya ako. Sa damdam ko eh. Baka kung ano nang mas mamangyari sa akin. Kaya ibig ko sana ibilis yan ang regalo ngayon eh. He's offering ha? Anong piyan? Eh, ganun na nga. Kaya gusto ko sana ibilis yan ang kahit na ano, kahit na bisida. Bilang tanda ng una namin pagkatampuhan. Mari mo ba akong samahan? Hindi lang ako marunong bumili ng bisida ng babae. Baka maling size pa mabili ko. Bakit? Ano ba ang size ng misis mo? Siguro magkasinlaki lang kayo. Tumayo ka nga. Oh, tama. Ayan, ganyan lang sa kataas eh. Well, what are you waiting for? Let's go. Tatamahan mo ko, ha? Oo. So, let's go. Come on. Magkakalayo. Magkano ito, Miss?
Aros eh. Hindi pa ba nababalik sila Mr. San Victoria at Ms. Castillo? Yes, sir. Pagdating nga nila, sabihin mong ini-check siya sa kanya kwarto. Yes, sir. Bigay, iwan natin natin yan. Paano mo kumagaw ngayon si Mr. Mercado eh? Bakit? Magnanayak na ba kayo ni Remy? Oo. Mag-overtime ho? Ngayon? Oo, oh, tayo nila Lydia. Malaking account ito, Iho, eh. Okay? Yes, sir. O, sumunod na lang kayo ni Lydia sa opisina ko mamaya. O, bakit hindi mo kondensado mukha mo? Eh, paano yun yung lakad namin ni Remy? O, nga pala, no? Ah, Lucy, direct line ha? Tawag mo ako si Bangit. Hello? What? Yes, yes, yes. Tenho uma coisa, senhora. Hello? Yes? Ito nga. Sandali lang ha, mama mo. Hello, ma? O, Rudy. Bakit iho? Sarayan mo ka si Remy. Tila dumalo sa biyanan mo eh. Hindi pa nagbabalik. Bakit? Mag-overtime ho kami ilang Mr. Mercado mamaya eh. Kaya gagabihin ho ako. Okay. Pakitabi na lamang niyo sa kanya. Thanks, ma. Ngayon lamang kasi ginabi ng ganito si Rudy eh. Pwes, huwag mo na siyang hintayin sa pagkain. Kumain ka na doon. O, baka naman po sa nagpupunta niya Rudy niya na. Pabayaan mo, kagagalit ako siya. Ano nga yung tigil sabihin? Baka ikaw ko talagang naluloko na yung Rudy niya sa kanyang sekretarya. Thank you.
tayong kita. Binibig kita ng damit. Ginama ko na siya para ipili ka. Di ako marunong tungkol sa damit eh. O yan, parang kaya, basta mo. Hello, sige! Come on! Sige. Ako, sir. Yan. Ayan, o. Ano ito? Sumo ko! Pwede! Sino mo? Sino mo? Bagay ko sa'yo? Sino mo kung bagay? Ano? Tapos mo katin? Baka nagdati na yun eh? Hindi mo dahil. Sabi ako, nagdati pa ba? Hindi na! Sabi ka, hindi na! Sabi ka, kiso lang, kiso lang! Kiso lang! Oh, no! Ay! O siya, ako nga nung patatayin dami. Ikaw, ang ganda na lang. Mahal-mahal pa yan. Ha? Ba, baby yan? Oo, ganda yan. Yan ang latest style. Okay. Alam mo, honey? May naisip ako eh. Ano naisip lang? Maghanap na tayo ng apartment. Talaga? Oo. Sa palagay ko eh, kaya madalas tayo mag-away. Eh, hindi pa tayo nakapag-aw sarili eh. Ano? Dito? Dito? O bakit? Wag muna, dito na muna tayo. O bakit? Hindi ba ikaw mapilit na magsarili tayo? Oo nga eh, pero kasi hindi pa ako marunong magluto eh. Tsaka ayoko mga yayas ka eh. Pagka marunong na ako magluto, at saka na tayo magsarili. Magtigis-tigis na muna tayo dito. O sige, kung bahala. Okay? Okay? Okay, ang halin na, lumabas ka na. Bansi ko muna, naantok pa ako eh. Tutulog ako ulit. Ano ka tutulog? May opisina ka naman yan. Nandiyan naman naman mas. Sabi niya, nagkakaroon naman. Pero maaga pa eh. Eh, hindi. Ikaw mo yung tutulog. Ba't mo kung kinulang ha? Saligay-saligay dito. Talaga naman tayo, oh. Wala na kami kilos ni Rudy na hindi niya pinupuna. Madalas siya, susubok-subok pa. Bigla na lamang papasok doon sa aming kwarto. Wala man lamang patupatok eh. Ay, talagang ganyan. Magpasensya ka, Inga. Talagang ganyan na lang kayo kasama. Sayang. Iyayaya na nga ba ako ni Rudy. Bumukod na kami. Wala mong ayaw eh. Ayaw mo. Eh, alam ko naman. Kaya lamang niya ako ni Yayaya. Eh, bumukod na. Alang-alang sa akin. Iisip-isip ko naman, baka hanap-hanapin niya yung masasarap na luto ng mama niya. O, eh, di ba turo ka sa ginang mo? Nanay naman, eh, magmula nga na makasunog ako ng tent, hindi na ako makatulog dun sa kusina, eh. So, naisip-isip ko, pag marunong na akong magluto, bigla ko na lamang yayayain si Rudy bumukod, eh. Aba, Tessa, sa kakas nga pala hindi kita samahan sa Dong Tete. Sino yung Dong Tete na? Kaibigan namin na itay mo yun. Sineryo nung araw sa mga barkong malalaki na nangbibiyahe sa Amerika at Europa. Pero ngayon, naretirado na. Ah! Alam ko naman! Nung maliliit pa kami, madalas pumunta sa bahay matandang yan. Hindi naman katandaan si Dong Tete. Halos kasing edad ko lamang. Gusto mo, pasyala natin. Bakit mo? Kabalita ko, nagtuturo siya ngayon ng pagluluto. Ito yung hindi tayo sisingli ng mahal mo. O sige na! Sige na tayo pumunta! Pagkakasada! Mag-ibigit muna naman ako. Maganda umaga, Don Pepe. Ah, Senyora, na tayo! Ay, kumusta ang sir? Akala ko hindi na ninyo ako matatandaan. Pwede ba aking malilimutin ang pinakamamahalin na esposa ng aking pinakamamahalin na amigo? Imposible! Enduse, enduse! Upuin, upuin! Oh, bakit kayo napapasyalin? Anong sanhin na dalina? Dahil dito sa anak ko. Espera. Ito ng Marita, no? No, hindi ho. Ito ho ang Remedios. At ang Marita, yung bunso.
Sige na sa esposo! Yun nga ang dahilan ng aming pinarito eh. Dahil kayo daw nagtuturo ng panluluto. Ah, sige, matutunin ang panluluto! Yung pinakamuhusay sa buong ng mundo sa panluluto. Ang sabi ko sa kanya eh. Pwes, akin hindi na natuturo eh. Huh? Pwes siguro ko na nakikita eh. Nawala na aking karatula. Pwes, sarado na aking eskwela. Pero, para sa lahat na aking nakaibigan. Kamuti de los Americanos. All the time. Solo-solo ka palang estudyante, Remy. Mas madali kang makikipin yan. Akin na ito sabi, nasa loob na isang lingunin, una semana, siya matututuin ako sila. Salamat, Dr. Kete. Salamat. Kasi, kami po hindi na magtatagal. Kailan mo ako pa rito para mag-isipa? Pues, mañana, bukas ang umaga. Eh? Alas 10. Aki, eh? Aki. Okay. Kaya na kaya nga. Lumpay. Ay, kira ba sa kanagas? Hindi pa nga. Yan. Ianda mo, Korsi. May lakad tayo. Opo. Mamaya ko nito tuloy yung kwento ko, ha? Maalis muna ho ako. Pupunta ka ba ulit sa inay mo? Oo, sige, lakad lang. Sa mga kahuliyan mo ng leksyon. Pagkatapos ito, isa pa at isa ka ng ganap na prisonera. Ay, hindi mo magugulat yung si Rudy nito. Pero, vamos a dentro. Isa pa ang leksyon. Sino kayong lalaki nun? Ewan ko. Ngayon ko lang ako nakakita yan. Saan tayo ngayon, senyora? Maghihintay tayo. Wow! Don't stop it! Ang ganda! Bakit marunong na ako? Muy bien! Muy bien! Marunong ka lang marunutuin ang kaya kayo? Marunong ka lang ngayon? Ha? Oo! Mucha cabeza! Eh? May sumasang suami? Eres una cocinera! Eh? Ano kayang ginagawa din at pagkatagal-tagal naman? Pinatiklat ko nga ganyan dito na gate. Opo. Sangali na pala, uminaw ako, ha? Pero, no, no, sige, eh. Mañana, bukas, ha? Malulutuin ang vianda. Ha? Vianda. Ula, ula. Ah, ah, ah. Mañana, ha? Mañana, ha? Wala na mo, Iha. Wala na mo, Iha. Madaling ka matutuhan. Alam mo, Iha, lahat ang mga naturuan ko sa'yo, lahat yan aking natutuhan sa Espanya, sa ibang pais. At ngayon, ipinamamalahin ko sa'yo. Salamat po. Tuloy na ako. Wala, Iha. Hasta mañana. Adiós. Mama, ba't kayo narito? Ano ibig sabihin yan? Sino lalaking yan? Ha? Alin kayo, papakilala ko sa'yo. Sarake! Mahirap lang ho eh. Alin lang kayo. Don Pepe? Don Pepe? Bakit kayo? Alin kayo muna.
pala gagawin eh. Wala ako, Don Pepe. Ah, mama, sila ho, si Don Pepe nagtuturo sa akin magluto ng cake. Don Pepe, ang aking yanan. Tanto good, Sopo, tanto. Magaling ang ulo, magaling. Sige na, friend, eh. Sige na natututuhan. Kung ganyan eh, yung palang inyari sa sire niya araw-araw ay hindi ko nagpupunta. Sige, tolo lang siya. Araw-araw, binigyan lang eh. Mabu kayo. Ay, salamat sa Don Pepe. Huwag na. Ano kira sa buhay ba? Ito, ako ba na rin? Sagawin na ito, huwag na kayo magkabala. Ay, saan nyo ba na? Ah, asa man yan? Siya nga pala, mama. Huwag mo na masasabi sa routine ko po dito. Bakit naman? Eh, gusto mong kasi maging surprise eh. Huwag ka mag-alala. Sasabihin. Ay, Ma'am, alis muna ako. Ngayon na lang ang huling araw ko sa eskwela eh. O sige, Iha. Ayaw niyo ba sumama sa akin? Eh, gusto ko nga sana eh. Alam mo namang marami akong antikasan sa bahay eh. Good luck na lang, Remy. Bye-bye, mama. Ano nga ng talong? Importante ito. Malapit ang tapin na ba kayo? Ano ko yun? Ano po ako na ho? Sino mo ba ito? Alam ba ninyong umaalis ng bahay araw-araw ang iyong asawa? Hindi niya alam, ano? Pwede. Ngayon din ay puntahan ninyo ang adres na yan. At baka kayo nagulat. Sino ka nga ba? Hindi ko gustong ganyan salita, ha? Aba, huwag kayo sa akin magalit. Ang misis ninyo ang kagalitan ninyo. Siya nga pala. Pagpunta ninyo sa direksyon na yan, mag-abang na lang kayo sa harap ng bahay. Bye. Hello? 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 Sino ba ba siya? Sino ba yung nakausap ko, ha? Hindi ba binigay siya ang pangalan? Thank you, Lucy. Para natin na kaibigan, o sa tayo! Ano na?
sinasabi sa akin. Araw-araw pala eh, kumalis ng bahay si Remy. Mami, sabi mo eh, tumadalaw daw siya sa kanyang ina niya. Sabihin ko sana kayo ang tungkol sa kanyang pagalit-alit. Pero baka sabihin naman ninyo, baka ano nangyari ako eh. Bakit ba? Ano nangyari? Ay, kakahiyang sabihin eh. Sakit na muna ako ba? Hindi maaaring mapagkatiwalaan. Hindi, ano ibig niyong sabihin? Ano ibig sabihin na isang babaeng may asawa? Na makikitang nasa pamamahay na ibang lalaki. At pagkatapos eh, bago umalis, ay hahalikan pa. At makakapaniwala ka namang gagawa ko ng ganyan, Rudy? Ano pang ibig mong isipin ko? Hindi ba sapat na nakita ako? At nakatulan mo naman ako kahit hindi pa ako nakakapagpaliwanag. Ano pong paliwanag ang maibibigay mo sa akin? Abe! Ano? Remy! Hindi mo pa ako sinasagot. Ipapagpala ko. Diyan ka magaling. Wala kang panghas kung diyan. Rudy! Alam mo, sabagay ko sana maipaliliwanag sa'yo ang tunay na pangyayari. Para ano pa? Anong para ano pa? Talaga mahirap yata tayong magkaunawaan. Lalo na kung maraming taong makikialam. Kaya, kung yan ang paniwala mo, ikaw na mahala. Sandali lang. Ano na ako? Remy! Oras na lumabas ka sa pintuang yan. Eh, huwag mo nang asaapan, susundan kita. Marami na eh. Matigyan na kayo yun. Bakit mo ginawang ganon? Di mo ba nalalaman kung lalabas na masamang isura ko? Magkakagalit kayo mag-asawa pagkatapos dito katatakbo. Ano na lang sasabihin ng gyanan mo? Kung sintidora ko? Huli naman yung gyanan ni Remy, talaga makasagot-sagot. So, paano naman ang gagawin niya, inay? Sinaginalaan niya ako nang hindi naman tama eh. Eh, ikaw may kasalanan eh. Kung dahil kasi, di surprise-surprise ka pa. Bakit hindi mo itinagsa pa? Eh, hindi na muna ako binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag eh. Kaya mabuti pa, inay. Kasama na ako ulit kay Mary lumabas sa Clover. Pero ano? Ibang-ibang ako. Bueno, pumapayag ako kung yun ang gusto mo. Pero oras na lumamig ang ulo mo, ipangako mo sa akin, babalik ka sa asawa mo. Eh, kung susunduin mo ba niya ako eh? Ano susunduin? Ikaw na babae, umalis sa pamamahay, dapat ikaw magbalik. Ano sundo-sundo? Wala sa ating angka niya. Ano, babae ka? Labi. Thank you.
sa telepono, Doña Delilah. Kay Belal, nag-aalala ko itong sumpero dito. Nag-aalala? Bakit mo? Halos isang buwan lang siyang ganyan eh. Parang ayaw mo trabaho. Lagi parang problema. Nanghihinayang ako dahil napakaganda pa naman ang kanyang kinabukasan dito sa aming opisina. Tumanggap na ako ng kabligrama buhat sa aming main office sa Amerika na siyang ihalili sa akin, oras na ako ay magretiro. Salamat sa inyong pagkakatawag sa akin, Mr. Mercado. Hayaan niyo, kakausapin ko siya mamaya. Aalis ako. Ano bang talaga nangyayari sa kanya? Meron ba siyang problema? Ay, mahaba ang istorya. At ngayon ko na pag-isip-isip na ako kaya tanay sa lalas. Sa pagusto mong itong mapabuti na akin alam. O buwan ang Mr. Mercado, tutuloy na ako. I would offer this fervent prayer. I love you and always will. Till I die. Kaya sinusundan natin ah! Sinan ba? Sinan! Matawan yung mga pagkakasaya! Tayo ang champion! Oo, sige, Susan! Nakakapusin naman tayo eh! Talaga ba doon ayaw kong pag-usap sa akin? Ayaw eh! Kasi naman dalawa ni Mary nakiusap, pero talagang ayaw kanya makita. Hoy! Ano ba? Yung bet! Tagal-tagal naman! Talagang pambihira para ba sila, no? Talagang pagkakari ang pagsabi si Remy, no? Uy, napansin ba ninyo? Mas lalong gumanda si Remy, di ba? Oo nga eh, sampak eh. Balita ko eh, diwalay na raw sa tao na niya. Oo, yan ah? Oo, yan lang ba? Oo, siguro. Wala nang makaniwala sila ng kasawa. Pagka si Remy, kung saan po ko siya do? Saan raw ba? Eh, hindi ko alam eh. Pare, hindi ko nagusto ang sinabi mo tungkol kay Remy. Mari bang pawin yung sinabi mo? May sino ka ba? Ako ang kanyang asawa. Tumuloy ka na rin sa kanya. Ano pa pakiraman sa amin? Thank you.
Salamat din sa tatlo ito. Sila nagsigay ng dugo na islamic operote. At maniala mo mo eh, makakausap mo ninyo yung pala. Tumunahan niyo siya. Eh? Mga mama, sandali lamang. Magkano mo bang ibabayad ko siya? Huwag kayong magalala, Missy. Talaga kung ganyan kami mga tagaklod at damay-damay na. Wala kayong handa namin. Sana, sana mo kayo. Bakit ka pa tutulong ka ngayon? Nalalak si Rodi. Ikaw kasi eh. Gabi-gabi tinatapatan sa nagulis sa closet ayaw ka naman makipagkita. Ano? Ito ba nabawa ang hindi sa kanya? Sige, bukan na samahan ka naman ngayon. Tulog ka na. Hindi pa ito ang nangyayon ni Rodi. Okay. Wala ba siya rito? Wala. Gusto bang tawagin ko? Ayaw kong ukulta niyang puntahan dito. Dahilan lang sa sinaawa sa akin. Hindi awa ang kailangan ko. Kundi ang kanyang pagmamahal. Ah, nakapanayag din sa din. Ang magalala. Kaya mas ilihin namin ka. Kapagaling na pagaling mo, Rudy, sa kanyang dito, ha? Maasahan ninyo. Yan ako kayo, Doña Adelaida. Nakalis mo ako kami. Adyo. Maraming maraming salamat sa inyo. Kapag kayo nila na rin. O, paano, Rudy? Paalam na kami, ha? Pagaling na, ha? Patulong na rin, ha? Okay, kapagalala. Sa maling-dali ako ng paniwala sa kanila. Napakabubuti pala nilang tao. Kayo lang, mama eh. Ayaw kayo maniwala sa akin noong una pa eh. Meron sana ako ipagtatapat sa iyo. Huwag kang magagalit sa akin. Ano ho yan? Ako may kasalanan ng pag-aaway ni Rene. Dali lang, ha? Lenny? Lenny? Magandang gabi po! Alin Chayong? Lenny? Lenny? Sino yan? Sina Doming? Ano yun? Bakit? Nag-disgrasya si Rudy na sa ospital. Ha? Sus Maria, sandali lang ha? Oo, sandali ko. Lenny? Lenny? Nari po nga akong kapatid ka! Bakit? Si Rudy daw nag-disgrasya! Ha? O, na-aksidente daw eh! Bakit ano nangyari mga anak? Naku, na-aksidente daw mo si Rudy at si Domen sa kanyang kasamahan niya nasa hospital ba? Si Rudy? Oo! Samahan mo kapatid mo! Oo! Sige, mag-date kayo! Sir, sir, sige, sige, ano kaya nangyari sa bata? Thank you.
itong hari ko sa alam. Ma. Remy. Oh, hari. Oh, ano? Kumusta naman ang labas mo sa vlogger? Marito, pagdaling ko, pasok mo muna akong extra sa vlogger. Marito, mama.